sa pamilya ng ipipang sa panaran. Sa mga mata talagang pinagkulagaya ng pancheng nagsaga. Maniliit lang, hiniwa. Okay po. Tanga-tanga naman eh. Maniliit lang. Sabi ko naman sa iyo, Camille, kaya ko nang ano, kaya ko nang ipagluto si Nicole. Nena, okay po. Anong ginagawa mo dyan? Gusto kasi kitang paghandaan ng hapunan. Huwag na. Di ba sabi ng doktor kailangan nagpapahinga ka? Sundin mo naman yung utos ng doktor. Ano po ka na dyan? Nicole. Nigo, nandiyan na yung nanay ng kriminal. Mabuti nandito ka na para magkaliwanagan na tayo. Oo nga. Dapat talaga linawin na natin to bago mo paliwalaan yung babae mo. Oh! Ayun si Camille. Camille, halika rito. Po? Di ba andi dito ka nung nangyari yung insidente? Opo. Teka, teka! Bakit siya yung tinatanong mo? Siya ba yung buntis na napahamak ng anak mo? Di ba ako, Marites? Nicole, maniwala ka doon sa sinabi ko sa'yo. Yung talaga yung totoo nangyari. Sisigurado ka ba, Lena? Kasi sa pagkakakilala ko sa anak ko, hindi kanya kayang saktan. Ano, ipagpipilitan mo mabait yung anak mo? Na santo si Tanggol? Alam naman natin lahat na kriminal siya. Kaya pwede pa Marites, manahimik ka na lang. Tama na muna to! Camille, ano talaga ang totoong nangyari? Hindi po talaga totoo na tinulak ni Kuya Tanggol si Tita Lena. Tamo na. Uy, Camille! Bakit mo kinakampihan si Tanggol? Buntis ka, Lena! Dapat tayo yung magkakampi! Saka bakit ko ipapahamak yung anak ko? Kamal ng mukha mo, Tasha! Pinuhuhod na ba yan sa utak mo? Ha? Kausapin mo yan, ha? Napakasinungaling! Anika! Santino, nandyan ka pa pala. Nihintay talaga kita eh. Salamat talaga dito sa regalo mo sa akin ng gloves, ha? Napansin nila, Coach, na mas naging maayos na yung mga suntok ko. Kasi nga may reminder yung gloves, di ba? Na marami kaming sumusuporta sa'yo. Anika. Thank you, ha? Thank you talaga. Simula pa noon, nandiyan ka lalagi para sa akin. Thank you, ha? Iyan ka na naman sa thank you mo, eh. Alam mo naman, di ba, kung bakit naman ako lagi nandito para sa'yo. Dahil I like you. Huwag mo sabihin thank you na naman. Santino, I like you. Sa'yo lamang kahit kailan pa man, kasi mahal kita, kasi mahal kita. Ano, Rigol, nakita mo na? Ha? Rigol, kung gusto akong saktan ni Marites sa harapan mo, paano pa si Tanggol? Sigurado akong magkakonsyaba yung dalawa na yan para saktan ako, para mapahamak yung anak mo. Hindi ko mapapatawad ang kahit sinong manakit sa anak ko. Rigol. Rigol, kailangan ko ng protection mo sa lahat ng masasamang tao sa paligid natin.
Rigor. Rigor? Kailan ka matutulog? Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang anak mo. Dahil kailangan ko protektahan ang anak ko. Welcome back! Sir, unahan na kita, no? Kung napunta ka rito para labanan ako sa bilyar, sensya na. Ayoko na ng ganyan. Hindi. Hindi ako pupusta. Gusto na sana akong sabihin sa'yo. May business proposal ako para sa'yo. Business proposal? Business proposal. Gusto kong bilhin tong bar mo. Sir, pasensya na, pero hindi for sale tong bar ko. 10 million. 10 million? O para mas mabilis yung usapan, 12 million. Boss, double yun sa talo natin, ha? Makakapagpatayo ka ng bagong bar na pa nagkataon. Maski na! Boss, pasensya na. Hindi ko ito pwedeng basta-basta bitawan. Tagal ko pinaghirapan itong bar na ito. 15 million. 15 million? Take it or leave it, basta. Ayun, nakahanda na yung pero. Boss, umi muna. 15 million yung boss, oh. Ito ba yan? Teka muna, sir. Paano naman ako? Ano na magiging trabaho ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawala ng trabaho. Gagawin kitang manager. Ako ba? Ikaw, assistant manager. Lahat kayo! Nananatili pa rin kayo sa posisyon ninyo. Maliban na lang sa hambog na bouncer na to! There. You heard it. Ganun lang tingin sa akin nila, Mamita. Hindi bilang isang apo, kundi pag-aari na gagamitin niya lang. Sana ma-realize nila na kaya kong maabot ang mas malalaki at mahalagang bagay. Hindi lang maging sunod-sunuran sa mga gusto nila. Pero paano ko ba naman maabot mga ngayon kung palagi nila ako hinamaliit? Sino nga naman ang mag-aakala na sa isang tumpok ng mga prutas na ito, ang pinakamatamis na mangga ang may pinakamaraming pekas. Fondo! Masusunod ang gusto ko! Si Catherine at si Jesus ang bagay sa isa't isa. Napipikon na ako sa iyo, ha? Kinukontra mo kung anong gusto ko. Nakakapikon din na pinipilit mo ang gusto mo sa bata. Dahil pinipilit mo rin na hindi sila dapat magkatuluyan. Dahil ayokong gumaya sa akin si Catherine na nagpakasal sa isang taong hindi niya mahal. The feeling is mutual. I'm sorry.
Pinakasalan lang kita, out of convenience. Kaya, tingnan mo kung nasaan tayo ngayon, Bettina. Sa impyerno! Bakit? Ipaglalaban pa ba ang pag-ibig na ito? Did you even wish we were soulmates? Walang puwang sa puso mo ang pagmamahal. Paano ba nangyari ang aksidente? Tinunak daw ni Tanggol sa hagdanan. Sinadyang saktan. Kilala ko si Tanggol. Hindi niya magagawa yon. Alam ko. Yun ang story eh. Yan ang pinaniniwalaan ni Rico. Basta, Tess. Magpakatatag ka. Isipin mo na lang ang mga anak mo. Alam mo, pare, hindi lang naman para sa mga anak ko eh. Para din sa asawa ko. Sa ngayon, ito lang. Pagtitiis lang yung paraan na alam ko para ipaglaban ang pagmamahal ko. Pero sakit-sakit. Ang hirap-hirap. Meron pa bang ibang paraan? Ayos na. Hindi ka natatanggalin ni Sir Pablo. Bakit? Anong ginawa mo? Kinausap ko siya. Teka, anong sinabi mo? Umayag sa gusto niya. Gusto na ano? Na maikipag-date ako sa kanya bukas. Ayusin minsan! Sagutin mo agad si Sir Pablo para ikaw na ang may-ari ng bar na to. Tapos gawin mo manager na. Bubbles, maling-mali ang ginagawa mo. Sigurado ako, may pinaplano yan sa'yo. At kapag sumama ka bukas, ikapapahamak mo yan. Tanggol kayo ko yung sarili ko. Kung yung mga halangang bituka ko sa kulong hindi umubra sa akin, sila pa kaya? Bubbles, hindi mo kailangan isaalang-alang ang sarili mo para magkatrabaho ko. Tanggol, ang dami mo na naitulong sa akin. Ayoko bumalik ka sa dati mong buhay. Hayaan mo na ako. Maliit na bagay lang to para naman makabawi ako sa'yo. Girls! Makinig kayo lahat! Dali ka rito! O, kompleto na ba tayo? Lalapit ka, lapit. Maliit kayo mabuti, ha? Alam kong nahirapan tayo sa pagbawi ng bar. Pero mula ngayong araw na to, hindi na ako magiging boss nyo. Ni Sir Pablo na. Ha? Eh, boss, di ba't kayo pumayag? Jelly, hindi ko matanggihan yung anak sa akin ni Sir Pablo. Tsaka negosyante ako eh, di ba? Sana maintindihan nyo. Tsaka ako pa naman ang magiging manager nyo eh. Oh. Ako naman ang assistant manager nyo. Tama. Kaya huwag kayong mag-alala, okay? Walang magbabago. Yung bay-ali lang ang magbabago. Pero yung pagpapatak mo lang sa bar na to, pareho pa rin. Sige na. Gusto ko sipagan nyo mabuti. Huwag nyo kong papayakas, Sir Pablo. Tsaka, Tagol, balik ka na rin sa trabaho, sabi ni Sir Pablo. Dahil sa pakiusap ni Bubbles. Sir, may kailangan ho ba kayo? Ako hong bahala sa inyo, ha? Emong po, emong. Lalaro kami ng bilyar, kaya kunin mo kami ng alak tsaka pulutan. Ay, sige, Sir. Sir, salamat po pala. Kayo na pala yung bagong may-ari ng bar na to. Huwag ko kayo mag-alala, Sir. Tapat po ako magtrabaho. Tsaka lalo akong gagalingan. Buti naman. Sir, matanong ko lang ko. Pinopormahan niyo ba yung pinsan kong si Bubbles? Bakit? Wala naman ho, Sir. Ano eh, lalakad ko sana kayo. Kasi close na close kami ng pinsan ko, Sir. Magkasama kami sa bahay, di ba? Alam niyo yan. Tsaka bagay na bagay kayo.
Naisip ko ang pagdugtungin yung pangalan niya, sir, eh. Hashtag Bablo. Ay, sir, tulog Diablo. Parang may mangyaring masama. Ano na lang, hashtag Bubbles, di ba? Cute. Tsaka, sir, konting bola lang mapapasagot yung pinsan ko. Basta ano ho, maging gentleman lang sa kanya. Kasi yun ang yun, gusto nun sa lalaki. Huwag mo nga akong pinapakialaman. Alam ko ginagawa ko. Sir Pablo. Bubbles, buka muna. Buka muna. Sige na. Sige na. Buka muna. Okay ka. Bukas, susunduin kita sa bahay mo, ha? At saan naman tayo pupunta? Sa bahay ko. Bahay mo? Ang gagawin natin ko? Papakilala kita sa lolo't lola ko. Ibang mood na lang. Huwag kang matakot, Bubbles. Kaya nga kita dadalhin sa bahay ko para makilala mo ang tunay na ako. Hmm? Hindi ako nangangagad. Basta bukas, dadaan lang kita sa bahay mo. Sige. Ah, one more thing. Pwedeng huwag ka nang naglalapit sa tangkod na yan. Nababadtrip ako. Oh? Bakit naman? Basta. Ayoko na may lalaking lumalapit sa iyo. Yun lang. Lalo na kung hindi mo kamag-anak. Sir Pablo, baka ka nakakalimutan mo. Hindi makita boyfriend para pagmawala mo. Hindi pa. Pero sinisigurado ako sa iyo, Bubbles. Hindi rin magtatagal. Magiging boyfriend mo rin ako. Sir Pablo, asa ka.